ayan guys, good morning, good morning. MBA Darcia is here, Nax. So ayan, dinalaw ko po si ating Thai Beauty. May bibili na sana yan, so sinabi ko na laang na sold na. Kasi tignan nyo naman, hindi ko rin niya maibibenta ng mahal. Lulugi lang ako. So hindi pala ako nagbebenta, sabay ganun. Pero dalawin nyo po yung Plantita and Plantitos, Lipa City, Batangas, yon. Doon mo po mabibili iyan. So lalagay ko po yung link doon sa description kung saan nyo po mabibili yan. Kung saan kayo makakabili ng ganyan. So ayan po oh. For disclaimer lang po, hindi po ako magaling na plantita. Based on my experience lang po na nagtatanim. So feeling ko po ito ay overwater. Kasi yung dahon po niya, yan. Iba yung pagkatuyo niya, lantoy na siya, landutay. Tapos pag hinawakan mo yung dahon, malamig siya. Yan, sign of overwater yan. Ililipat ko yan, pinutol ko na siya. Kasi baka madamay din yung isa, sayang nga, o magtatatlong dahon na sana siya. Yan. So, nung binili ko ito, sabi sa akin ng seller, ay mother plant. Yan. Makikita natin kung mother plant talaga siya. Yan. Malumot kasi siya o kaya hindi siya makita kung na-overwater ba o hindi. So, tatanggalin lang natin yung lumot yan. Tapos, ibabalik din natin kasi okay naman ang soil niyan kasi kilala ko yung seller. Talagang nagmi-mix soil din siya. Yan, kinat ko na siya para may isusuloy pa siya. So, ayan na nga, tatanggalin na natin yung lumot niya. Ibabalik ko lang din dyan. Maybe, papaltan ko ng paso, baka siguro masyadong nalulunod, baka sobrang laki ng paso sa kanya. Yan, nilalagyan ko pala ng tali yung mga kaladyong para hindi siya, para hindi siya bumagsak. Kasi sayang naman pag naputol yung dahon niya, ikaganda-ganda pa niya ni Thai Beauty. Yan. Pinakaros ko po dyan yung lumot. Sorry guys, malit lang yung stand ng aking cellphone. Yan, kinakaros ko po, natanggal ko po yung mga lumot dyan. Yan, mga lumot para makita natin kung basa. Kasi ang kaladyum, hindi naman maarte ang kaladyum. Sa totoo lang, napakadali niyang alagaan. Yan, tinatanggal ko, hindi ko matanggal. E wala akong panghukay. Yung kutsara ang pinanghuhukay ko. Yan. Makikita niyo po yung soil niya. Maganda. Yan. So, dahan-dahan lang. Para hindi masugatan yung mga roots. So yan, tignan niyo po yung kanyang lupa. Parehas po kami mag-mix ni seller ng lupa. May kokopit po siya para moist lang yung lupa niya. Pero hindi rin siya po, pwede ng sobrang dilig nga kasi nga pag na-overwater, ganun po mangyayari katulad sa dahon kanina. Yung tinatanggal ko na dahil wala rin akong panghukay. Yan, kabay ko na pinanghukay ko. Ayan, tignan natin kung malaki ba yung bulb niya. Maganda naman po yung soil eh. Oh. Binalik ko nga lang din dyan. So, ang gagawin ko, ililipat ko po siya sa paso. Pero sa video na to, hindi ko pa po nailipat sa paso. Nakalimutan ko na. Kung malaki ang bulb nito, hahatiin ko po siya sa dalawa. So, ayan po, malaki yung bulb niya. Malaki na yung bulb niya. So, mother plant nga siya.
pwede ko na po yan i-propagate. Yung bulb po pala niyan, malambot, medyo malambot siya, hindi katulad ng ibang bulb na matigas siya. Mamaya makikita niyo kung anong itsura. Sign of overwater po talaga. So, ayan. Hinahalukay ko pa po kasi baka po mayroong, baka meron pa po akong mahalukay na iba pang laman. Iba pang bulb. Kasi minsan, sa mga nabibili ko po, mahilig ko po kasing bilhin mga mother plant talaga para pwede ko siyang i-propagate. Para maparami ko yung halaman ko. Dahil mahilig nga ako sa caladium, marami na po akong mga babies na caladium. Yung iba wala na nga lang. Tingnan niyo po yung kanyang ano, yung ginawa ni seller dun sa ano. Kapag may cocopit po kasi, mabilis po kasi talagang mag-roots. So yan, hinati ko na, wala na akong makitang ano dyan. Hati. Kikita niyo po yung bulb, medyo malamumuti yung sa gilid niya. Kasi nga, overwater siya. So mabuti nakita ko kasi parang mabubulok na siya. Yan, binalik ko lang din yan. Hindi ko na nga nalagyan ng ano, cinnamon. Sabi nila, maganda daw yung cinnamon eh. So, next time bibili ako. Kasi ang ginagamit ko po sa mga caladium, sa syngoniums, yung DE powder. Maganda po kasi yon. Hinahalo lang sa tubig para sa mga insects, ganon. Pero yon minsan dinadirect ko na rin po yun sa, ano, sa roots nila para hindi nga maanuhan ng insekto. Tapos napapansin ko dati sa nilagyan ko ng syngonium ng DE powder, mas umano pa siya. Mas dumami yung ano niya, yung suloy niya. Inaubusan ako ng ganun. So, yan. Wala muna. Yan. Madali lang po magparami ng ano ng caladium. Tip ko po sa inyo, kung balak nyo magbenta ng caladiums, magparami kayo, yung ano niya, yung bulb po niya na hinati ko kanina, pwede nyo pong pag-ilahin yun. Hindi ko na po kasi pinakita kung paano ikat yon, pero wala kasi akong balak na gawin ng maliliit lang na cut yung bulb. Kasi, bakit? Kasi matagal pong ano, kunyari yung Thai Beauty, pag maliit na maliit po ang bulb, makikita nyo po mamaya sa irerepat ko na wildfire na caladium. Pag sobrang liit po ng bulb, yung itatanim ninyo, mabubuhay naman po yan. Kaya lang, pag Thai Beauty, green po ang uusbong niyang dahon, hindi po pink. Dapat malaki po yung bulb niya. So, for disclaimer lang po, hindi po ako ekspertong plantita. Based on my experience lang din po sa pagtatanim. Yan. Dahil po yung sa, nakita ko dun sa page na yung nagbebenta, dun sa plantita, plantito, yung nagbebenta sila, ganun po ang ginagawa nila sa bulb. Chop-chop talaga, no? Hinahati-hati nila ng maliliit para dumami. So, ayan, tapos na po tayo. Shout out mga ka-Ephraim family. Yan. Hindi ko na po kayo isa-isahin. So, ayan na po. Nailipat ko na. Naremedyohan ko na pala. Bye-bye!